Today's video, gagawa tayo ngayon ng strawberry shortcake. So, ayan, may mga natira pa akong strawberries from December pa, mga Pasko pa. So, gagawin natin siya ngayong cake. Madali lang naman ito, guys. Tuturuan ko kayo paano. So, guys, you will need 3/4 cup milk, 2/3 cup vegetable oil, ito, salt, 3/4 cup white sugar and 2/3 cup white sugar, 2 cups cake flour, 1/2 tablespoon plus 1 teaspoon ng baking powder, 6 eggs, strawberries, cream cheese, and whipped cream. So ayun guys, before we start, kailangan natin i-preheat yung oven natin ng 320 degrees Fahrenheit or 160 degrees Celsius. Kasi mabilis lang gawin yung cake eh. So, first thing we do is separate the egg whites from the egg yolk. So, make sure guys na walang masasama kahit konting egg yolks dito sa egg whites natin. Kasi ibibit natin to mamaya. So, ito muna. Dito sa egg yolks natin, i-mix nyo lang itong sugar. This one is 3/4 cup white sugar or 150 grams. Ayan. Mix nyo lang siya. And next natin, yung oil. This one is 2/3 cup vegetable oil. Make sure guys, vegetable oil, canola oil yung gagamitin nyo, wag yung olive oil. So, mix nyo lang. Yan, kapag ganito na yung consistency guys, lagyan nyo na ng milk. This one is 3/4 cup milk. And at this point, guys, lalagyan ko na siya ng salt kasi para ma-distribute properly yung salt. So, we have 1/4 cup of salt here. And vanilla. Kalimutan mo ilagay, guys. Cut mo yun, ah. Hindi. Continuous to. So, 1 teaspoon ng vanilla. And then, in another bowl, meron ako ditong 2 cups ng cake flour. Make sure guys na cake flour yung gagamitin nyo, wag yung all-purpose flour. Kasi na-test ko na both ng mga dalawang recipe na yon, mas malambot at mas fluffy yung cake flour. So, kailangan mo siyang i-sift ng twice para maalis mo talaga yung lumps and yung baking flour. Ay, baking soda. No, baking powder. Baking powder. Guys, huwag niyong kakalimutan
mag-save lagi ng mga flours nyo kapag gumagawa kayo ng mga cakes, mga muffins. Kasi may mga lumps siya. Tingnan nyo guys. Ayan o. So, kailangan natin maalis to. Okay. Pangalawang sieve na to. Uy! Nasa inyo naman kung gusto nyo kahit tatlo. Okay lang din. Pero wag naman ng apat. Once na sieve na yung flour, ilagay na natin siya dito sa mixture na to. So guys, i-mix lang natin siya hanggang wala ng flour na natitira sa mixture. And make sure na laging huwag nyong i-overmix yung batter nyo. Kasi doon tumitigas yung mga, ano ba tawag doon? Doon tumitigas yung mga cakes. Especially this one is parang mamonsya. So, kailangan ito super fluffy siya. Ayan. Once ganyan na, okay na yan. Huwag nang maghalupan. So, next one guys, yung meringue. Meringue natin. Gawin na natin. So guys, yung ginagawa ng iba, linalagyan nila ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar para maging stable lang yung meringue. Or kung wala kayo nun, lagyan nyo ng 1 teaspoon ng vinegar or lemon. So, ako wala ako ngayon, pero okay na to. Kahit naman hindi lagyan, okay din. So, start muna tayo sa ganito, guys. So, ayan. Kapag nakikita nyo na yung bubbles na ganito, start na tayong maglagay ng sugar. And make sure, guys, huwag buo yung paglalagay nyo ng sugar. Konti-konti lang. Kasi baka ma-deflate yung mga bubbles na gagawin natin. Guys! Welcome back to my vlog! What? Yan. Nangulo na siya. So guys, kung napapansin nyo, may another sugar ako dito. Sa ilalagay ko sa description box lahat ng mga ingredients na kailangan nyo. And make sure, iba yung sa isang batter, iba yung sa meringue nyo. So, ayan. Pakita ko sa inyo guys. Ito medyo okay na siya. And tingnan niyo, kapag babalik ka rin mo siya, hindi na siya mawubulo. Okay na 'to guys. And lagyan niyo muna ng konting meringue. And i-mix niyo lang siya. Ginagawa ko to para hindi ano ba ang tawag dun? Para agad maghalo itong dalawa. Kapag ganito na yung mixture, ilagay na natin yung rest ng meringue. So, tuturuan ko kayo guys paano mag-fold. Ayan. Ganyan. I-fold nyo siya dito sa side and yung sa gitna. So, make sure guys, dahan-dahanin nyo yung pag-fold kasi baka ma-deflate natin yung mga bubbles na ginawa natin sa meringue.
So ayan, kapag wala nang, kapag fully mixed na siya, okay na to. Better. So after guys, ilagay na natin sa pan. Meron akong dalawang 8 inches na round pan dito. Make sure guys na may parchment paper kayo na ilalagay sa bottom para hindi dumikit. Pero guys, wag na wag nyong lalagyan ng oil dito sa side. So, ganyan lang siya, guys. Ayan. Ready na yung oven ko. So, i-divide na natin to. Cake is perfect. So after this one, kung makikita nyo may mga bubbles pa siya. So what are we gonna do is i-tap nyo lang siya para maalis yung mga bubbles. And then, ready na tong i-bake guys sa oven for 30 to 40 minutes. Tingnan nyo lang kapag medyo brown na yung sa taas niya or yung toothpick kapag tinusok nyo siya, wala na siyang sasamang butter. Okay na siya. So, ayan. After 35 minutes, tignan na natin siya kung ready na siya. Yung isa muna yung ilabas natin. Wala akong toothpick dito eh, kaya ito yung gagamitin ko. So, ayan guys, kapag wala nang sumasama, okay na yung chiffon natin. What? Chiffon. Chiffon. So guys, i-rest muna natin to dito. And then kapag medyo warm na siya, dun ko siya aalisin sa pan niya. So ayan, habang hinihintay natin mag-cool na yung chiffon natin, gawin muna natin yung whipped cream na frosting. Kailangan natin ng isang Philadelphia cream cheese. Make sure guys, naka-room temperature na yung cream cheese nyo. I-whip na natin yung whipping cream. What? Whipping cream? Guys, pasensya na. Magulo. Kasi ayokong ilabas agad yung whipping cream sa ref. Kasi kailangan natin i-whip yung this one sa ano, na-chilled na siya. Hindi pwede yung room temperature kasi hindi siya magiging whipped cream. Ito, gamit ko to, Everwhip. Mura lang to guys, kesa dun sa mga ibang brand. Napansin ko kasi mas stable to, kahit mas mura siya. Yung mga ibang brand kasi ang tagal bago siya ma-whip talaga. So, kailangan natin ng 3 cups ng whipping cream. Ang pinakamasalap lang dyan guys, hindi naman talaga namin kakainin yung ginagawa niya. Pamimigay niya lang. Kasi oo, na diet na kami guys. January na kasi. Tapos na yung mga celebration na, ano, kainan. Ito naman.
dyan ang video. Makakatikim ka din naman, pero hindi mo pwedeng kainin yung buong slice. Kakainin ko lang strawberry. So ayun guys, kapag chilled siya, ganito yung kalalabasan niya. So i-whip na natin siya. Ayun guys, kapag ganito na yung consistency niya, ang ilagay na natin yung cream cheese and sugar. Yung iba, hindi nila linalagyan ng cream cheese. Whipped cream lang, okay na. Pero ako, na-try ko kasi mas masarap kung may cream cheese siya. And mas stable for me, ah. Kaya linalagyan ko siya ng cream cheese. Diba? Ang stable na niya. So, make sure na laging nakascrape yung ibaba para pati yung nasa ilalim nakahalo. So, ayan guys, warm na siya. So, alisin na natin siya sa pan. Make sure iscrape nyo yung side muna. And guys, kung may mga plastic kayo na spatula or ganito, ito yung gamitin nyo. Huwag knife. Kasi magagasgas yung mga pan nyo. So, ayan guys, hindi na mainit yung chiffon cake natin and na-whip na rin yung whipped cream natin. So, nandito na tayo sa pinaka-ayaw kong part, which is yung... Assemble. Yes, mag-a-assemble na kasi guys, hindi ako marunong sa mga ganyan. Mahina ako sa art. So, bahala na. So, ayan. Maglagay muna tayo ng konting ano dito para hindi mag-slide. And then, lagay na natin yung una. So guys, meron pala ako ditong sugar syrup. Ito, pakukuloyin mo lang yung 1/4 cup ng sugar at saka yung water. So make sure lang na na-dissolve na yung sugar. Tapos alisin nyo na. Ito, yung ginagawa niya, para makip yung moistness yung nung chiffon. So maglagay lang tayo dito. Bago natin ilagay yung whipped cream. So ayan. Okay, for your help, mom. Okay, this is yours. Look, Blair, this is yours, okay? It's mine. Yeah. Can I help mommy? Yes, we're gonna help mommy, okay? Okay. Oh, just like that. And then, maglagay na tayo ng whipped cream. Yan, napadami yata yung whipped cream ko. Kasi dalawa lang yung ginawa kong ganito. So, usually, ito pang apat siya. And then, guys, meron akong chopped strawberry dito. It's up to you kung anong gusto nyong gamitin. Chopped strawberry, strawberry jam, kahit ano. So,
yung strawberry shortcake, nagbabalance yung sour at saka yung sweetness ng whipped cream natin. Whipped cream! May batang masaya dito. Ang gugulo siya. Yung ginagawa ko, kapag nandito na siya, lalagyan ko ulit ng whipped cream sa itaas bago natin ilagay yung second layer. Yan lang. Napaka-generous natin sa whipped cream. Pero okay lang yan. Mas masarap yan. Eto guys. Kung napapansin nyo, ganyan siya. Yung ginagawa ko sa top, binabaliktad ko siya. So, ayan. And lagyan natin siya ulit ng syrup. Yung tama lang guys. Huwag naman yung sobrang dami. Baka mag-watery na yung chiffon cake natin. Tingnan nyo naman yung anak ko, guys. There. What happened to your cake? Is that your cake? It's my cake. Ayan. It's your cake. Yes, baby. And then, yung sa taas na. Kailangan mataas ako. Kailangan i-adjust yung ano. Yung ginagawa ko, dito muna sa taas, and then sa side. Medyo kahit ang tagal ko ng ginagawa to guys, pagdating talaga sa pag-assemble ng cake, lagi akong pumapalya. Mahina ako sa art. So ayan, kapag ganito na, yung ginagawa ko, kumukuha ko ng ganito and then i-smoothen natin siya. Para smooth siya. Para magandang tingnan. And then kung mapapansin nyo, may mga ganyan. Ilagyan nyo lang ulit. And that's more. And then, ganito lang sa taas. Well, anyway, kahit hindi naman masyadong perfect yung sa taas kasi lalagyan pa natin siya ng strawberry. Hindi, kailangan perfect. No, hindi dahil wala akong syrup, ilalagyan ko na lang siya ng powdered sugar. So, ayan. So, guys, eto na yung finished product. It's
So, thank you guys for watching my vlog. So, see you in my next video. Bye!